Ikaw ba ay may grado sa mata at nagsusuot ng salamin? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng inyong mga sakit sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay parang matulungan kayong mas maintindihan ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapa-check up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang myths or haka-haka sa pagsuot ng salamin. Tara, let's discuss! Maraming haka-haka ang pinaniniwalaan ng karamihan sa atin about sa pagsuot or hindi pagsuot ng salamin na tinatanong parati sa akin ng mga manonood at mga pasyente. At i-debunk natin sa video na ito ang mga iba't ibang myths or haka-haka na ito. Isa sa mga laging pinaniniwalaan ay basta malabo ang iyong paningin ay kailangan mo lang magsuot ng salamin para ito'y luminaw ulit. Bago ko sagutin ito, i-discuss muna natin briefly kung para saan nga ba ang salamin sa mata. Ang salamin na may grado ay ginagamit para sa sakit sa mata na tinatawag na error of refraction, refractive error, or grado sa mata. Kapag may grado kasi ang mga mata, ay hindi nagpo-focus ng maayos ang ilaw sa loob ng mata sa kung saan ito dapat ay mag-focus. At ang maling pag-focus ng ilaw sa loob ng mata ay may katumbas na grado sa mata at paglabo ng paningin. Ang salamin na may grado ay tinutulungan mag-focus ang ilaw sa loob ng mata sa may retina na kung saan ito ay dapat mag-focus para ito ay maproseso ng maayos at makatulong sa mga may grado sa mata para makakita ng maayos at malinaw. So kung ang katanungan ay nakakalinaw nga ba ng paningin ang salamin na may grado, ang sagot ay oo, pero para lamang sa mga may sakit na grado sa mata. Kaya lang, ang problema, maraming pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin. At isa lamang dito ang grado sa mata. At ang salamin na may grado ay hindi kayang palinawin ang mga ibang sakit sa mata na nagkukos ng paglabo ng paningin. Kaya hindi makakalinaw ang salamin na may grado para sa mga ibang sakit sa mata tulad ng retinal detachment, glaucoma, malalang katarata, at iba pa. Kaya siguraduhin na bago kayo magsuot ng salamin ay ang problema ng mata ninyo ay grado sa mata, para siguradong mapapalinaw nito ang inyong mga paningin. May mga iba't ibang management para sa iba't ibang causes ng paglabo ng paningin at hindi ito kaya ng salamin lamang. Isa pa sa laging natatanong sa akin ay ang salamin daw ay nakakapagpagaling at nakakapagpawala ng grado sa mata. Although ginagamit ang salamin na may grado para palinawin ang paningin ng mga may grado sa mata, ay hindi nito kayang pagalingin or pawalain ang grado mismo. Ang kadalasang cause kasi ng pagkakaroon ng grado sa mata ay genetics or namana. Kaya mahirap ito pawalain or pagalingin ng salamin lamang. Temporary lamang ang pagtulong ng salamin na may grado para palinawin ang paningin ng mga may grado sa mata. Habang suot lamang nila ito. Habang suot kasi ito ay kinokorek ng salamin ang pag-focus ng ilaw papunta sa retina para makakita ng malinaw. Pero kapag ito ay tinanggal na naman, ay wala nang magkokorek na mag-focus ang ilaw at lalabo ulit ang paningin. So hindi mapapawala or mapapagaling ng salamin na may grado ang grado sa mata, pero pwede niyang palinawin ang paningin habang suot niya ito. Next naman na haka-haka na pinaniniwalaan ng karamihan ay yung mga may grado sa mata ay pare-pareho lamang ang kanilang mga grado at pwede silang maghiraman ng salamin. Hindi po ito totoo dahil iba-iba ang grado ng mata ng bawat individual. At nakadepende ito sa lala ng hindi nila kayang i-focus ang ilaw sa retina. So iba-iba talaga ang grado ng bawat isa sa atin. May iba't ibang klase din ng grado sa mata. Merong nearsighted, farsighted, astigmatism, at presbyopia. Iba-iba ring lente ang binibigay para sa iba't ibang klase ng grado sa mata. Hindi mo pwedeng ibigay ang lente ng nearsighted sa farsighted or vice versa. Pwede naman magkaroon ng kaparehong grado sa ibang tao pero hindi ito parati at hindi ito common.
Kaya mas mabuti na magpa-check up muna kayo para masukat ang grado nyo sa mata bago kayo magsuot ng salamin ng iba. Para masukatan kayo ng maayos at maibigay ang tamang grado sa mata ninyo. Dahil hindi lang linaw ng paningin ang kayang maitulong ng pagsuot ng tamang grado sa mata, kundi pati yung pag-iwas sa mga sintomas na pwedeng dulot ng grado sa mata, tulad ng pagsakit ng ulo or pagkahilo. Meron na akong mga videos na nagawa about sa mga iba't ibang klase ng grado sa mata na pwede niyong panoorin. And lastly, yung pinaniniwala ang nakakataas daw ng grado sa mata kapag lagi mong suot ang iyong mga salamin dahil nasasanay daw ito at nagiging dependent na ang iyong mga mata dito. O di kaya, yung kabaliktaran naman, na tataas daw ang grado mo kapag hindi mo parating suot ang iyong mga salamin. Dahil hindi daw ito nasasanay na malinaw kapag hindi mo ito sinusuot. Hindi po ito totoo. Kasi regardless kung suot mo parate or hindi mo suot ang iyong salamin, ay hindi ito makakaapekto sa pagtaas ng iyong mga grado. Tataas at tataas ang grado mo sa mata kung ito ay nakatakdang tumaas. Walang kinalaman ang salamin sa pagbago ng iyong grado sa mata. Again, usually, ang cause ng pagtaas ng grado ay dahil ito ay genetics or namana. O di kaya, may ibang mga environmental factors, lalo na sa mga bata. Nakagawa na rin ako ng video about sa mga factors kung bakit tumataas ng mabilis ang grado sa mata ng mga bata na kailangan yung panoorin. So, hindi porke parati mong suot or hindi mo sinusuot ang iyong mga salamin, ay makakakos ito ng paglabo or pagtaas ng iyong grado. Nandyan lamang ang salamin para tulungang palinawin at maibsan ang mga sintomas na dulot ng grado sa mata habang ito'y suot mo lamang at habang hindi pa nagbabago ang grado ng iyong mga mata. Pero syempre, mas mainam na lagi mo itong suot para laging malinaw ang iyong paningin at hindi ka magkaroon ng mga sintomas tulad ng pagsakit ng ulo at pagkahilo. Pero kapag nakaramdam ng paglabo ng paningin at mas madalas na pagsakit ng ulo or pagkahilo, ay magpa-check up sa inyong doktor sa mata. Para ma-check, baka tumaas na ang grado mo sa mata at hindi na akma ang grado ng iyong salamin. Ang salamin na may grado ay ginagamit para mapalinaw ang mga paningin ng mga may grado sa mata. Pero hindi nito kayang palinawin lahat ng sakit na nagkukos ng paglabo ng paningin. At hindi tayo pare-pareho ng grado sa mata. Kaya siguraduhin na magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist una para malaman kung ano nga ba talaga ang nagkukos ng paglabo ng iyong paningin. At pangalawa, kung ito man ay dahil sa grado, ay para masukatan ng maayos ang iyong mga mata at mabigay ang tamang salamin na hindi ito magkukos ng discomfort sa iyo. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga iba't ibang myths or haka-haka about sa pagsuot ng salamin. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions game topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.